Yes, partner. Ito ang tag niya, si Matadora. No? Wala naman sa panic. Go daw. Ano ba yan? Ito, ano na to, ha? Hindi, para sa lahat, kinadirect sa, at saka sa buong cast. Alam namin 5 days na lang to. So tatakbo to next week. Na-meet niyo ba yung expectations niyo sa serie? Particular sa mga roles na binigay sa inyo. Kasi di ba, mayroong mga ano na, ay, or nabitin ba kayo? May mga ganun, pakiramdam ba kayo? Na nabitin ako kasi ako pa nabitin yung ano ko. May gusto pa akong gawin. Alam mo, ganun lagi, you know, every show we do, you know, when you start it, parang, you really don't know what you're getting into, eh. So, you know, you just get the character and then you just jump in the roller coaster, right? And you go from there. All my shows, that's why I feel, you know. You start it, pagpagod ka na, gitna, baka parang matagal pa. Pero pagpatapos na, parang ayaw mo, parang bitin naman sa'yo. It's a weird feeling, mixed emotions, eh. And I just don't want to have anything. But, nung banda kita, pagpagod na, parang, baka matagal pa sana, no? Baka matagal sana. You know, hindi pa, kasi mahirap nga. Pero hindi naman sa ayaw namin na tumagal ng show. It's just, you know, it's very challenging for all of us. It's a first fantasy and we're not really used to this. Pero habang papatapos na parang ayoko pang matapos. May ganun. So, yeah. Miss ko na ito. That's it. But I think, but as so far, expectation-wise, I think, because, you know, I didn't really expect anything from this show because I didn't know what I was getting into in the first place. I think it's better not to expect and just go with it. And I think, you know, exceeded pa sa expectation namin. Sa paghihirap namin sa location-wise. And we're still here now. Patapos na kami. So, for the fact na matatapos pa rin namin to, yun pala, congratulations sa atin. So, yun ang masasabi ko. Thank you. Kinadarev. Di ba, Derek, may mga sa script minsan, may mga gusto pa kayong gawin kasi lang may mga allotted na months and days for you to unfinish. Honestly, marami pang kwento ang bagay. Pero as of now, hanggang dito na lamang po muna. Mahirap ba yung Derek sa part nyo? Mahirap po yun. Kasi kailangan yung plan sa script, right? Sa nag-script. Mahirap din, mahirap. Pero kailangan mong labanan yung challenges, eh. Kung ano bang difficulty nung challenges na yan, parang tuloy lang ang laban. So, maging happy na lang kami dahil at least may bagong pamilyang nabuo dun sa... Kasi every show na ginagawa namin, we create the family, eh. So, yun na lang yung nililook forward namin. And thank you for Bagani dahil nagkasama-sama tayo na. Sa weather, mahirap sa weather. Okay. Yeah, nung unang, actually I stopped taping for a while. Medyo matagal, mga 4 or 5 years. And then the Star Creatives called me to present to me this idea about the fantasy series and the action. So when I first read the script, ang sabi ko, number one, we don't have the right talents for this kind of fantasy area. Number two, we don't have the right equipments and the set. So, sabi nila, wag ka maglala, we would allot time, we would allot financial resources to achieve this. So, nagulat ako when I saw the sets. And then, next, nilevel up nila yung pag-provide ng sabi ko, wala tayong talent para i-achieve ito. So, they provided us to enough time to train the cast, to train stuntmen, to train enough people, human resources, stuntmen and actors to achieve this. So, and then we started rolling. We set a certain standards. And then, yung standard na yun, what's wonderful about it is every time we would shoot, every time we would roll, yung cast natin, they overachieve. So after they overachieve, next time we would shoot, we would raise the bar a little bit higher. And then, we are blessed because the production team is very supportive in achieving, helping us achieve these things. The cast is very, very supportive. Not a single complaint. Talagang napakahirap nung ginagawa every single day. It's very tiring. Stress, mental stress, physical stress, physical, pagod, puyat. But every time, the quality that they deliver, these cast, is they overachieve every time. So we
raise the bar higher and higher. So that's one thing that is very, very fulfilling for me as a creative person. So yeah, I'm very thankful for everyone. Thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Dominic. I just wanted to ask, Liza, what happened to your finger? I know what you say, nakabaan. I got injured in the middle of a fight scene. Fight scene? Yes. Kailan lang to? Noong Wednesday po. May nakapayoko. Noong Wednesday? Bakit? Kwento mo na, dali pa. Justin, bakit ka nakayoko? No, wait, no. Kasi when we were doing the scene, I guess we were really feeling it. And medyo nagmamadali din kasi kami dahil umuulan and we had to get the shot in before it starts raining. So we were able to practice the scene before we took it, but in the middle of the scene, I guess the emotions took over. Accidents happen and natamaan yung kamay ko ng sword. So it got fractured, but it's fine now. Hindi naman naputol. No, unintentional. Sword kasi. Pag sword yun, Liza. It's not a real sword. No. Okay, pero ganun ba? Pag mga action scenes kayo, Ken, Matt, Justin, Makisi, Zijan, nadadala kayo minsan ng pag action talaga, you know, accidents really happen. You can't really, you know, say for certain na kung safe or hindi. But you know, it's good to know that they really put it out there in the line, you know, no matter what scene we really give it, and they give their all. So I think that's the most important part. Mm-hmm. Yeah, but you know, accidents happen. Ganun talaga, action. Okay. But something sa action kasi, what's very, very good about these guys? They do the physical thing very well, but they deliver the right emotion on point every time. So they have, kailangan todo buhos ang emotion, kailangan todo hataw sa mga espadahan. So that's something very, very difficult to do for a normal actors. But these are superb actors, so they deliver it on a day-to-day basis. Totoo po yan, sinabi ni Direk. Sa sobrang emosyon ko, hinato ko yung dalili. Ganun po ako, intuga akin. Yeah, I think, I guess, accidents do happen. I'm really sorry for what I said. O meron na ba yun, yung scene na yun? Oh, meron na siya. Alright, we'd like to acknowledge lang very important people na nandito ngayon sa PressCon. Ang ating BUH, Ms. Destan Wangco, is here. Andito rin ang manager ni Liza, si Mr. OG Diaz. Ayun o! Ayan. Ayan, nag-a-alarm na po ang NDRRMC. Sabay-sabay po tayo nakakatap. Thank you very much. Next question. Yes, partner, ito ang sanay sa espadahan. Wala ba kundi si Peter Ledesma? Ay, nakakalala. Tahan sa papa, gano'n. Congratulations, Bagani, cast, and of course, the directors, writer, Star Creatives, ABS-CBN, dahil magwawakas kayo ng mataas ng rating. Yes! Bongga! And ito naman, tanong ko kayo, Miss Dimple sa Babaylan, si Gloria. Usong-uso ang ano mo, pati mga bata, yung Mekeni. Ikaw ba ang nagsisip nito? Concept nito? Po? Ikaw ba nag-isip nitong punchline na to? Kasi pati mga bata, ginagaya ka. Opo, alam mo, natutuwa nga ako kasi when we were doing it, you know, it was the chant. And, you know, it's nice because when you watch it on TV, actually, nung ginagawa namin, hindi ko naman naisip na, uy, kailangan mag-trending to. Hindi yun yung pinaka-point niya, no, when mm-hmm. we were doing it. So, when it really hit off so much, again, it was another surprise for me. Not only that, but also the pamatay na galawan of Babaylan was also... So, makita mo lang yung pagiging lighthearted ng mga Pilipino. Alam mo yun, nakakatuwa na pag pinapatrend nila, sila yun eh. Dahil sa kanila yun, dahil nanonood sila at sinusuportahan nila. So, that makes me very happy. Saka na aliwag set, di ba? Lalo yung mga... Actually, nagulat din siya na nag-show is Cavite. Oo, kasi... Alam nila, Ken! Alam na lahat ng crowd. Tapos nandun ako sa kotse, narinig ko lahat ng chine chant. Tapos sabi ko, grabe! So, gulong-gulong ba talaga yung Mekeni? Ha? Gulong-gulong ba talaga yung Mekeni? Sample nga, sample. Sample naman, para doon sa mga... Ayun yung marinig yung version ni Mateo ng Mekeni. Version mo muna bago marinig ni Mateo. Ha?
version mo na, syempre the original is ano first, di ba? Totoo ba yan? Yes! Gagawin ko naman! With action ba? With action. With action, no? Serious ako dun eh. Okay, sige. Quiet tayo. Mekeni, Mekeni, tugtug to rin. Oh, gawin mo! Gawin mo! Bakit Mateo? Hindi mo masabi, no? Mabubulol ka, no? Tutulungan kita katulad ng ginagawa ko sa set pag nagulo. Subok naman, Mateo. Oh, Mateo, gawin mo. Dali na, Kenny, gawin mo na. Ito yung imitation ni Kenny po siya man. Hindi imitation yun, ganyan talaga yung boses mo eh. O, at isa karoon ka ayaw, di ba? O, but ako sa totoo lang po, ako natutuwa, lalo na pag yung mga bata, mga lola, buong pamilya. And I've had a lot of moms and dads come up to me in the malls and say, alam mo, favorite ka nung anak ko, favorite niya yung Mekeni. Tapos yes, sinasayaw niya. And alam mo, anything na nakaka-affect sa mga viewers natin in a good way, gusto ko yun. Gusto namin yun lahat, syempre. Bongga. Congratulations. Thank you. And to Lisken and ganda and lakas. Ano ba sikreto ng yung love team na kapag nag-partner kayo ay talagang mataas ng ratings? Ano yung secret ng Lisken? Si ano mo na si Liza, si ganda. Na talagang mag-super ganda, super diyosa. Thank you po. I wouldn't say there's really a secret to it. Siguro po kasi we have a really good team that help. Yung bumubuo po talaga ng show from the directors, the creatives, yung mga production staff namin, the crew, the other actors, lahat sila part po nung kung bakit nagiging mataas ang ratings ng bawat show. And also, aside from that, we really love what we do. We love each other. We love each other. Si Ken lang sabi mo kanina. Tama din sila. Si Enrique lang yung sinasabihan. We love each other. And the most. Sino pinaka-love? The most. Love ko kayong lahat. Pero siyempre, yung katabi, char. And I guess the happiness that we have on the set and the passion that we all have for our jobs really conveys when we do what we love. And that's why everybody enjoys watching our shows and kaya nagiging mataas po yata yung ratings. Totoo naman talaga, di ba? Ilang teleserye na yan, ha? Yes, sa Enrique, anong... Tama po yung sinabi niya. Which part? lahat, actually, lahat. Tama naman po, ha? Yeah, I think we also push ourselves even more, me and Hopi, para we compliment each other sa mga isena. Pag alam namin kailangan mabigat yung isena, we know how to, you know, to help each other, motivate each other para may dabas namin yung mga emosyon na yun. And I think it, you know, it comes from us doing each other really well. And feeling ko, whenever we do shows, super open namin sa lahat ng co-actors namin, sa buong cast and sa lahat. So feeling ko, you know, we just jive and walang inhibitions, walang nothing. It's just us and them, and that's all we need, I think, to have a good show and a good family. Yeah. Kung next project nyo ba, ano, action or rom-com, mas ano kayo? Kasi di ba dito, kahit hirap kayo, parang na-enjoy nyo yung mga action scenes nyo sa Bagani. So ano, rom-com ba or ano? May narinig po akong rom-com. Yun yung next series. I'm not really sure yet kung yan, pero may narinig din po akong action. Kasi pagdadarna muna si ganda. Yeah, ba? Tapos may narinig akong para action na teleserye naman. Ayun. Then mag-rom-com ulit po kami. Ayun, good luck! Thank you, congratulations again. Thank you.